Hello guys, muli nagbabalik Zeno92 channel. So guys, andito na naman tayo muli, mag-aaral tayo. At kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga i-upload kong videos. So guys, let's start. Mag-start na tayo guys sa pag-aaralan natin ngayon, paano gumawa ng logo. So guys, gagawa tayong logo gamit ang ating Adobe Photoshop CS5. So mag-start na tayo guys. Unang-una, punta tayo sa ating Photoshop, Adobe Photoshop. Open lang natin to guys, yung ating Adobe Photoshop. Gagawa tayo ng logo guys. Kung ano, yan. So guys, ito ang napag-aralan na natin to, itong ating interface. So mag-una-una, start na tayo at new. Gagawa tayo ng document, ang paglalagyan natin. So ito guys, logo. Wala na natin logo. Yan, ang ating width po ay 800 pixel. Ang ating height po 800 pixel. Resolution 300 RGB color. So guys, yan lang guys. Okay na natin yan. At yan po ang lalabas. At gagawa tayo ng ating guide. Gagawa tayo ng guide guys. Dito tayo sa view. Open natin. New guide. Para malaman natin kung sakto na ba yung ano natin. 50% po guys. Ang ating ilalagay. Yung gitnang gitna po. Ayan. Gagawa pa tayo ulit. So ito siya guys ang ating guide. Gagawa pa tayo ulit. New guide. Tapos, horizontal naman. 50% po. So, yan. At pwede ka na gumawa ng logo. Tapos, para sakto yung paggawa natin, guys. Tapos, yan yung guys, ang gamit natin paggawa po ng logo. Ay Eclipse Tool. So, yan. Pindutin natin itong Eclipse Tool. So, dapat dito, guys, dito tayo nakano sa, ano na to? Dito yung nakasinter sa path na to. Shape layer tayo, guys. Tapos, Eclipse Tool. Tapos yan, gagawa na tayo ng bilog guys. Paggawa natin ng bilog guys, control natin yung shape sa ating keyboard. At saka natin hatakin itong dito pa bilog. So yan. Ayan, may nagawa na tayo. Tapos pag hindi sumakto, punta tayo sa zoom, isakto natin. So yan, parang may sobra, may kulang. Control T guys para isakto natin yan. Control T. Tapos, pindutin mo yung save para sumakto. Ganyan lang guys. So, yan. Pag sumobra yan guys at kulang, pindutin mo yung save at hatakin mo yan. May nakikita ka dyan. Sakto mo lang siya guys pag ganyan. Ganito rin guys. Sakto mo rin. Sa taas, ganun din. Ganyan din sa baba. Di, pag okay na yun guys, okay mo lang yan. Enter. Yan. So, nakagawa ka na guys ng bilog. So, ganyan guys, para makagawa pa tayo ulit, duplicate na lang natin dito para hindi na tayo gagawa ulit. Duplicate layer guys. So, papangalanan natin to Circle 2 para madali natin mahanap. Circle 2, enter. So, yan. Nakagawa na tayo guys ng Circle 2. At Control T guys, Control T para paliitin natin yan. Para makagawa tayo ng bilog paglalagyan na natin sulat. Tapos dito guys, dito na natin yan paliitin para sakto. 98 guys, 98. Tapos ang kanyang height po, 98 din. So guys, nakikita nyo to. Okay, okay mo lang yan. So may nakikita kayong path dito. Yan yung ating nagawang bago, shape number 2. Tapos dito guys, palitan na lang natin ang anong color para makita natin yung nagawa natin. Yun. So, nakagawa na tayo to, shape number 2. At gagawa naman tayo uli, duplicate layer lang guys. Ganun din guys, shape 3. Pangalanan natin para mahanap natin, shape 3. Yan, so ngayon guys, nakagawa na tayo dito. Control T naman guys, Control T. At tignan natin dito guys. Palitin natin uli guys. 99 by 99. Gawa ganito lang tayo guys, gumagawa ng ating so enter. Tapos niyan guys, palit lagyan natin ng color guys.
dito natin tignan natin dito yung color yon. Okay, so ngayon nakagawa na tayo ng pangatlo guys, at gagawa naman tayo duplicate naman natin uli para magagawa tayo ng pangapat. So ganyan lang tayo gumawa guys ng atin. Tapos pag ganito guys, nakagawa na tayo ng pang-apat at palitin natin yan. Control T guys. Control T. Tapos, yung pang-apat natin guys. Palitin natin. 76. Palitin natin by 76 guys. By 76. Yan. So guys, nakagawa na tayo. At yun, okay mo lang dyan. Check mo lang. Palitan natin yung kanyang kulay. Puti. Para makita. Yan. So guys, nakagawa na tayo ng bilog ng ating bilog ng ating logo. So guys, lalagyan na natin 'yan ng ating design sa kung ano yung gusto natin, picture natin, o logo ng ating kumpanya, o logo ng ating YouTube. So ganyan guys, ganun lang tayo gagawa ng shared logo. At ngayon kunin natin guys yung ano natin, kunin natin yung ano. Gaya nung una kong tinuturo guys, dito kayo mag-open kung gusto niyo kumuha ng picture. At ako guys, dito tayo kukuha sa ating picture. Open natin tong picture natin. Maghanap tayo. Dito kukunin sa may class. Dito kukunin yung aking logo. So, ito guys. Dito, ito ang kunin natin. Ito ang kunin natin na aking logo. Ito na lang. Ang ating, saan ba ito? Saan ba yun? Nawala na. Nawala na guys. Pasensya na guys. Yun. Ito ang kunin natin guys. So, yan. At yan guys, Control A, Control C, tapos dito guys, Control B, dito. So, yan. So, nandiyan na tayo guys, at Control T naman para palitin yan. So, ganun lang guys, tapos shape, para itapat natin dun sa gitna. So, ganyan guys, at okay na yan, tatapat pa natin. Shift guys para palakihin yan. Yan. So ngayon guys, nakita natin tong ano natin, tong ito yung ano guide natin para sakto-sakto na gitnang-gitna siya. So okay. So ngayon guys, nakagawa na tayo. So magsusulat naman tayo guys, gagawa tayo ng ano yung ilalagay natin. So pindutin natin tong letra, letrang T sa text tool natin. Itapat natin to dito sa shape na to, number 4. Para tayo magsulat. At so, ito guys, kailangan naka-center po itong ating guide. At ito po ay naka-leaf align tayo. So, ayan, itatapat natin itong crochet natin dito sa ano na to. So, tignan nyo, yung parang cross na yun guys. Itapat nyo yan at dyan nyo i-click. So, maglalagay na tayo guys. Lalagay na tayo at ang ngayon natin yan, 092. Channel, ayan. Pero di kita guys yung ano natin kasi kakulay. Pero gawin natin, palitan natin yung kulay puti. So, ayun guys, ang ating ano. Ayan, nakita na natin guys. Gawin natin, palakin natin siya dito guys. Palakin pa natin. 24, ayan. So, okay na guys. Ayan, saktong-sakto guys yung ginawa natin. Kung gusto natin caps lock yan guys, i-ano yung ano lang, yung palak-malaki ang sulat na yan. Dito lang yan guys. I-click nyo itong character. Tapos, ito. Yan. So, yan guys. So, na-click mo na yung character. Yan. So guys, nakapagsulat na tayo. Xeno92 channel. So, yan. Ganun lang tayo gumawa ng ating logo guys. So, mag-add pa tayo dito sa baba. Dito naman tayo sa baba. Madadagdag tayo sa baba ng sulat. So, ganun din guys. Dito tayo click sa number 4. Click natin uli yung number 4. Itapat natin dito yung crochet. Copy. Copy. Yan. Ganun ba guys? Ganyan ba? Ganyan. Copy. Yan. Siguro ganyan na yun guys. Ganyan siguro guys. No? Copy. This nakagawa tayo. Eh, isa lang pala yung basta importante nakagawa tayo. Ganda pala dalawa, no? Copy. Ganyan ba siguro, guys? No? Okay na yan. Kung mali man, okay na yan siguro, no? Na, paano yan? Problema, guys. Kasi dito siya, ano? Dito nakatapat, dito naman pasimula. Eh, dapat dito yan nakaharap pa ganun. Pero may ano dyan, guys. May gagawin tayo dyan, technique.
para malaman natin. So guys, unang-una, dito yan guys, punta kayo sa character, di ba? Si Rufiti yan. Igaganon natin yan, negative natin yan, negative 23 o negative 20 para dito siya pasimula. So, pero unang-una guys, control nyo yan, pag ganyan. So, punta kayo dito sa ating direct selection tools. Pindot yung direct selection tools, taga nyo, kita nyo guys, pag ganun. So, iaangat natin yan guys. O, sa paano yan? Pumasok! Tignan natin guys dito, tanggalin muna natin to. Ayun, no? Pumasok! Puti! So, kasi hindi kita kasi puti. Ang gawin natin guys, para naman makababa yung ano natin, punta tayo dito sa negative yon. Saka natin siya papalitan yung negative 23. Yan, i-enter natin guys. Ayun! Swak to! Hanggang siguro mga negative 20 lang guys. Negative 20. Ayun, sakto guys. So, ngayon guys, ganito. Ayan. Nagawa na natin guys ang ating logo. Yeah, so, nagagawa na tayo guys ng logo. Ganun lang po kadali gumawa ng logo guys. Kung ano yung gusto mo ilagay dyan sa gitna, magagawa mo yan. So, siguro papalitan natin itong ano natin dito. Papalitan natin ang kulay itong mga sulat natin. Palitan natin ang kulay. Itong logo natin. Punta tayo sa number number 3. Punta tayo sa number 3. Click natin to. Ayan na pala. Click natin to. Yan. Gawin natin. Ito. Yun. Okay. So, ngayon guys, ganun lang po kadali. Magpalit ng ating kulay. So, ngayon guys, tignan nyo naman. Thank you so much guys. Ganun lang po tayo gumawa ng logo. Paano po tanggalin itong guide natin? Itapat nyo lang itong natin dito guys. Itapat nyo sa move tool. Tapos itapat nyo lang ito dito. At hatakin nyo papunta dito. Yun. So, ito naman. So, yun guys. Nakagawa na tayo ng logo. So guys, I hope po nakatulong po to sa atin. At sana po ay pagpasensyahan nyo na ganun lang po tayo kumawa ng logo sa ating YouTube channel. So, pag-save nyo yan guys, isisave natin yan dito. Save as image. Pag gusto mo pa yung i-edit, PSD po guys, gaya nung una, PSD. Pag hindi mo na yan, gusto, okay ka na dyan, isisave mo yan, PNG. So, isave natin guys dito sa ating thumbnail, doon sa may ginagawa mga may art o may gawa, dito natin i-save sa may thumbnail para madaling hanapin, di ba? So yan, open. So yun, nakasave na tayo guys ng ating logo. At thank you so much guys sa panonood at sa akin, pag-stay. Maraming salamat guys. At don't forget to subscribe sa aking YouTube channel para updated po kayo sa aking gagawin mga videos at tutorial. At yun lang guys. Thank you so much. At sa nga pala, mega shoutout po sa lahat po guys. Sa lahat po ng aking kaibigan, sa aking mga members. Mega shoutout po sa inyo lahat guys. Thank you so much. Maraming salamat. God bless to all.